Kalungkutang bumabalot sa aking kalooban, kay hirap, kay bigat ng nararamdaman. Paano kaya ito malalampasan? May bukas pa kayang naghihintay? Sa tuwing tila di na makakayanan pagsubok na aking pinagdadaanan, ang tanging pag-asang pinanghahawakan, may awa ang Diyos, may awa ang Diyos. Kaya kap sa bawat gabing dumadaan, pagtitiwala sa magagawa ng may kapal. Umaasang sulirani malulunasa, dalangin naway kaawaan. Sa tuwing tila di na makakayanan pagsubok na pagpalang gabi po sa ating lahat. At ngayong gabing ito, patuloy po nating pag-aaralan ang pitong wikang binitawan ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo. At sa gabing ito, nasa ikalimang wika na po tayo. Ikalimang wika na binitawan niya habang siya ay nakabayubay. At ito po yung patuloy na mayroong aral na tayo'y matututunan. Kahit po taon-taon ito'y ating pong naririnig at pinag-aaralan. Dalaga pa lamang po ako, naririnig ko na po ito eh. At na dalaga pa lang po ako, nakakasama na po ako sa pangangaral ng pitong wika. Pero yung mensahe po ay patuloy na nagbibigay ang Diyos ng laging bagong mensahe, nagpapaalala sa atin at patuloy na pinapakita sa atin kung gaano kadakila yung pag-ibig ng Diyos sa atin.
imin po. Sa gabi ito, ating pong pag-aralan at ito pong, ang ating pong teksto ay mababasa po natin sa John chapter 19 verse 28. Ang sabi po dito sa John chapter 19 verse 28 to 29, pagkatapos nito, alam ni Jesus na naganap na ang lahat ng bagay at bilang katuparan ng kasulatan ay sinabi niya, nauuhaw ako. May isang mangkok doon na puno ng maasim na alak. Itinubog nila rito ang isang espongha, kinabit sa sanga ng isopo at idiniit sa kanyang bibig. Lagi pong pinagpapala ng Diyos ang kanyang mga salita. Sa gabing ito, bago po tayo tuluyang mag-aral ng salita ng Diyos, patuloy po natin tayong humingi ng gabay sa Panginoon at upang patuloy tayong bigyan ng Diyos ng karunungan. Bakit kaya sumigaw ang Panginoon Yesus o nagsabi ang Panginoon Yesus sa krus ng Kalbaryo na nauuhaw ako? I thirst. Pinakamaigsing salitang binitawan niya sa pitong wika bago po siya ay nalagutan ng hininga. Ano kaya ibig sabihin ng pagkauhaw na sinasabi ng Panginoong Yesus habang siya ay nakabayubay sa krus ng Kalbaryo? Nawa, buksan ng Diyos ang ating puso at kaisipan upang patuloy nating maunawaan ang kalooban at nais ng Diyos, yung hinihingi niya, saan ba siya nauuhaw? Upang patuloy nating makita ang ating sarili at upang patuloy nating maibigay kung ano yung nais ng Diyos at kalugod-lugod sa kanyang harapan. Sandali tayong yumuko, tayo po ay manalangin at humingi tayo ng karunungan at gabay galing sa Panginoon. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, patuloy po kami nagtitiwala sa iyo, Panginoon. Salamat. Minsan pa, ginising mo kami, Panginoon, ng may kalakasan. Salamat, sapagkat minsan pa, patuloy naming nararanasan yung protection mo, Panginoon, sa amin sa araw-araw. Dahil alam namin, Panginoon, nasa pandemic kami, Lord God, marami kaming naririnig, marami kaming nalalaman, marami kaming nababasa, na tunay nga, Panginoon, maraming tao, Panginoon, ang nakakaranas ng mga hindi magandang karanasan sa panahon ng pandemic. Lord, nagtitiwala po kami sa iyo. Salamat na ikaw ang patuloy na Diyos na nag-iingat sa amin. Patuloy na sumasama sa amin, Panginoon. Hayaan mong sa bawat araw, hingin namin ang pagsama mo at yung gabay at patnubay mo, Panginoon, sa aming buhay, lalong higit sa aming pamilya at mga mahal sa buhay. Sa oras na ito, Lord, samahan niyo po kami. Nandito kami para makinig ng salita mo dahil alam namin araw-araw meron kang mensaheng nais ilagay sa puso namin. Nawa, makita po namin yung kalooban mo sa aming mga buhay, magawa namin yung gusto mo, hindi yung gusto namin, Panginoon, at patuloy mong makita yung puso naming marunong magpasakop sa iyong kalooban, marunong sumunod sa iyong kalooban, katulad ng aming Panginoong Yesus, na kahit hindi ganun kadali, sumunod hanggang sa krus ng Kalbaryo, ibinigay ang kanyang sarili, Panginoon. Marami pong salamat sa Espiritu Santo na aming Panginoon, na siya pong nagpapaunawa sa amin at sumasama sa amin sa tuwing kami, Panginoon, na makikinig ng salita mo. Tunay nga, Ama, ikaw nagsabi kung nasan ang iyong mga salita, naroon ang kapangyarihan mo, Panginoon. Samahan niyo po kami at patuloy mong katagpuin ang aking mga kapatid na umaasa araw-araw may gagawin ka sa buhay namin. Lord, sabi mo, mag-expect kami, Panginoon, dahil alam namin pag nag-e-expect kami sa Diyos na buhay na aming pinaglilingkuran, patuloy kang gagawa at kikilos sa aming mga buhay. Dahil gusto mo, Lord, nararanasan ka namin. Kaya, Lord, we expect more from you, Lord God. Marami kang mensaheng ibibigay, marami pa kaming matututunan, marami pang karanasan, Panginoon, marami ka pang bagay na gagawin po sa aming buhay, sampo sa aming pamilya, Panginoon. Marami pong salamat. Ang lahat ng papuri at pasasalamat ay sa iyo lamang, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. So, patuloy tayong mag-expect kay Lord na marami siyang gagawin sa buhay natin. Patuloy tayong mag-expect na araw-araw may gagawin ng Diyos. Lagi siyang nakahanda na patunayan sa atin na siya ay buhay, gumagawa, tumutugon, nagpapagaling at patuloy na nagbibigay ng kagalakan, kapayapaan na hindi kayang ibigay ng sanlibutan. Amen? Sa Diyos tayo mag-expect. Sa Diyos tayo sumandal. Sa Diyos tayo humingi. Sa Diyos tayo magtiwala. Dalang lahat ng nagtitiwala sa Diyos, hindi na bibigo. Ang lahat ng nagtitiwala sa Diyos, hindi na papahiya. Amen? Kasi araw-araw eh. Diba? Alam ko, yung takot nasa puso, hindi mawawala yan, nasa laman tayo. Pero ayaw ng Diyos manatili tayo sa takot. Kaya sa umaga pa lang, pagising mo, pagkatiwala mo na agad ang buong maghapon. Bawat araw, sa Diyos ka magtiwala. Sa Diyos mo ibigay, ilaga ka mga bagay na mangyayari sa araw-araw. Hindi natin alam mangyayari bukas eh. Diba? Hindi natin alam kung ano na mangyayari bukas. Pero salamat, diba? Hindi daw natin alam ang mangyayari sa araw ng bukas.
Pero alam natin kung kanino natin ipagkakatiwala yung bukas natin. Amen? Sa kamay ng Diyos. Amen po. So basahin po natin bakit kaya si Jesus nagsabi ng nauuhaw ako, I thirst. Sabi nila, mawalan ka na raw ng kuryente, huwag ka lang daw mawawala ng tubig. Bakit? Napakahalaga po ng tubig. Bawat kilos natin ay tubig. Diba? Bawat pag-inom, bawat ano, yung gutom, pwede mo yung matiis. Pero ang pagkauhaw, hindi mo matitiis. Diba? Ang tao daw, pwedeng mabuhay kahit walang pagkain, basta may tubig. So, mahalaga po ang tubig. Kaya si Jesus, dumating siya sa lundo ng kanyang buhay, binitawan niya ang salitang ito habang nakabayubay sa krus ng Kalbaryo. Nauuhaw ako. Saan kaya? Ano kaya gustong ipakita rito? Ano kayang mensaheng gustong ilagay ng Diyos sa puso natin? Bakit niya sinabi isa to sa binitawan niya na salita nung siya'y bago nalagutan ng hininga? Dahil alam natin, ang huling mga bilin o salita ng taong mamamatay na ay napakahalaga. Kaya alam ko, napakahalaga nito sa Panginoong Yesus. Bakit niya binitawan ang salitang nauuhaw ako? Pag-aralan po natin. Sabi doon sa verse 28, basahin po natin. Pagkatapos ito, alam ni Yesus na naganap na ang lahat ng bagay. At bilang katuparan ng kasulatan ay sinabi niya, nauuhaw ako. So isa sa mga bagay na magpapatupad ng kasulatan ay yung wikang binitawan niyang ikalima, nauuhaw ako. Alam na ni Jesus na naganap na. Alam na naganap na ang lahat ng bagay. Diba? Alam niya, nakapaku na siya. Alam niya, ano na siya, binitray na siya. Alam niya, hinuli na siya. Lahat na nangyari. Kinurunahan siya ng tinik. Alam ni Jesus, naganap na ang lahat ng bagay kasi lahat ng propesiya sa kanya mula sa Old Testament ay nangyari na nung time na siya'y nakabayubay sa krus ng Kalbaryo. Naganap na siya ay may isang tagapagligtas na isisilang, na isang sanggol sa sabsaban, naganap na lahat. Naganap na siya ay isisilang ng isang birhen, sa sinapupunan ng isang birhen, naganap na. Naganap na siya ay binautismuhan, naganap na siya ay naglingkod sa Diyos ng tatlong taon. 30 years siya nag-start sa ministry. 33 years old siya nung siya ay mamatay sa krus ng Kalbaryo. Naganap na napalaganap niya ang salita ng Diyos. Nasabi niya na ang kaligtasan. Naganap na ang kanyang mga ginanap niya na ang batas. Nasunod niya na ang Panginoon. Naganap na ibebetray siya, itatatwa siya. Naganap na lahat ng binitawang salita niya. Naganap na, kaya sabi ng Panginoong Yesus, para matupad ng kasulatan, muli niyang sinabi, nauuhaw ako. Ano kaya ang gustong pakita nito sa Panginoon? Bakit ito bahagi ng salita ng pitong wika na binitawan niya sa krus ng Kalbaryo? Una, pagkasabi niyang, I am thirsty, nauuhaw ako, the shortest of all the dying words of Jesus. Pinakamag-igsi sa mga salitang binitawan niya bago po siya namatay. It shows that our Lord Jesus shared our human nature and its infirmities. So ang gusto ipakita rito, physically, nauuhaw siya. Physical muna pag-usapan natin. Pag sinabi niyang nauuhaw siya, totoo, physically, nauuhaw ang Panginoong Yesus. Eh, ikaw ba naman ang ipako ng anim na oras eh? Nakabilad ka sa sikat ng araw, hindi ka mauuhaw eh. Anong gusto ipakita ito sa atin? Kaya niya sinabi ang salitang nauuhaw para patunayan niya sa mga tao nakakakita sa kanya nung oras na yon, para patunayan niya na isusulat ito sa Biblia at lahat ng babasa sa Biblia hanggang ngayon sa ating panahon at yung mga babasa pa hanggang bago dumating ang Panginoon at lahat ng makakarinig ng salita ng Diyos para ipakita sa mundo na siya'y totoong Diyos na nagkatawang tao. Physically, ano yung sabi doon? Shinare niya yung human nature natin. Na siya'y totoong naging tao. Bakit naranasan niya ang pagkauhaw? Naranasan niya bakit po? Yung tindi ng lahat ng kanyang, kumbaga, physically yung pangangailangan ng isang taong normal. Naranasan niya ang nauhaw siya. So, gusto ipakita lang Panginoon na totoong naranasan niya ang pagiging tao. Siya ay merong physical na katawan na nauuhaw. Yung infirmities, yung kakulangan, di ba? Nauuhaw siya. Ibig sabihin, meron siyang pangangailangan physically. Bakit po? 6 hours hanging on the cross. Hot day, matindi ang sikat ng araw. Dumilim lamang, o kumbaga parang nagkubli lang ang araw nung alas 12 hanggang alas 3 ng hapon. Yung po ba? Yung sikat ng araw ay nawala. Bakit? Kasi kumubli, kumbaga natakpan
natakpan. Kaya hindi po ang araw ay hindi po yung liwanag ng araw ay natakpan ng alas 12 hanggang alas 3 ng hapon. Pero 6 na oras siyang nakahang sa cross. Kaya bakit po? Sleepless night where he protect his sweat like blood. Tinan mo yung physical niya, bakit humingi ng tubig? Bakit? Kasi pagod na yung physical ni Jesus sa tindi ng kanyang nangyari sa kanya. Bago siya binitray ni Judas, sleepless night, magdamag siyang hindi nakatulog. Sabi nga sa Biblia, di ba, tatlong beses siyang bumalik sa kanyang mga alagad na nalangin siya sa Gethsemane at nakikiusap siya sa Diyos, Panginoon, huwag ko sanang inumin ang saro ng paghihirap, pero huwag po ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo. Bumalik siya, natutulog yung mga alagad. Anong sabi niya? Hindi ba kayo makapanalangin kahit isang oras man lang na kasama ko? Bumalik ulit siya at nanalangin uli at sinabi niya uli sa Panginoon, Ama, hanggat maaari huwag kong inumin ang saro ng paghihirap, pero huwag ang kalooban ko kundi ang kalooban mo. Bumalik uli siya sa mga alagad, natutulog na naman. Sinabi na naman niya. Kaya si Jesus is sleepless night bago po nangyari itong sitwasyon na to. Bakit? Kinausap niya ang Ama, hinanda niya ang kanyang sarili, at kung maaari ay nakiusap siya sa Ama na huwag niyang inumin ang saro ng paghihirap, pero ang hiningi niya, kalooban pa rin ng Diyos. So, sleepless night, 6 hours hanging on the cross, a crown of thorns, di ba? Yung tinik, koronang tinik. So, nung nilagay sa kanyang koronang tinik, di ba? Jesus, he is in pain and exhausted, sabi doon. He lost a lot of blood and is dehydrated physically, di ba? He lost lots of blood. He lost a lot of blood and is dehydrated. Paano ka naman hindi mawawala ng doon man? Nawala po ang karaming dugo sa kanya. Bakit? Sa dami ng sukat na kanyang naranasan. Dehydrated. Bakit? Sleepless night. Talagang physical niya bubigay na. 6 hours hanging on the cross. Kinoronahan ng tinik. At kung siya kinoronahan ng tinik, syempre may mga dugo dyan na lumabas. At ang sabi pa doon, carrying the cross, di ba? Bago siya dinala dun sa bundok ng bungo, di ba? Binuhat niya yung cross niya, di ba? Natutumba pa nga siya. Buhat-buhat niya yung cross niya patungo doon sa bundok na kanyang na pagpapakuan sa kanya. Di ba? Yung pagod niya, yung init ng araw, di ba? Yung koronang tinik na nilagay sa kanyang ulunan, ano pa? Nail pounded through his hands and feet. Pinako siya dito sa kamay at sa paa. Tapos ano pa? Siya ay tinurok ng balaraw dito sa tagiliran. Kaya he lost a lot of blood and is dehydrated. Kaya nung time na yun, bago siya nalagutan ng hininga, humingi na siya, sabi niya, I'm thirst. Nauuhaw ako. Physically, pagod na ako. Physically, nangangailangan ako ng tubig. Physically, kailangan ko na mag-sustain. Physically, nauuhaw ako. So, yun pinapakita ng Biblia. Physically, totoong si ang Diyos, yung anak ng Diyos na si Jesus, ay nagkatawang tao. Ibig sabihin sa John 3:16, gayon na lang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak. Ibig sabihin, nung binigay si Jesus dito sa lupa, totoo siyang naging tao. Diyos na nagkatawang tao. Nilagay nga sa sinapupunan ni Mary Inilabas nga, pinanganak nga siya ni Mary Virgin birth, di ba? So, ibig sabihin, anong pinakita rito? Bakit niya sinabing na uuhaw siya? Para patunayan sa iyong naging tao siya. Nakaramdam siya ng uhaw. Nakaramdam siya ng pain. Nakaramdam siya ng pagod. Nakaramdam siya ng pag-iyak nga. Sabi niya, Diyos ko, bakit mo ko pinabayaan? Nagkaroon siya ng damdamin na naramdaman niyang pinabayaan siya ng Diyos. Yan yung topic natin kahapon. Anong gusto rito ipakita sa atin ng Panginoon? Bakit niya pinapakita sa atin? Para malaman natin na lahat ng nararanasan natin, nararamdaman natin, naramdaman niya, bakit tao siya 100% kung paanong Diyos siya na nagkatawang tao. Nauunawaan niya tayo. Kaya nga, di ba, like, sinasabi sa inyo, huwag kang mag-aatubiling lumapit sa trono ng Diyos dahil may saserdote tayo na umakyat sa langit, nakaupo sa trono ng Ama na nagkatawang tao. Kaya nauunawaan niya ang kahinaan natin. So, yung pagkakatawang tao, yung physically na uhaw siya. Gusto niya ipakita sa atin, pag nasasaktan ka, alam niya
Naramdaman niya kung paano masaktan. Pag binibetray ka, nauunawaan kanya. Naramdaman niya at naranasan niyang binetray siya. Sinugatan siya physically. Tinudla ng balaraw, kinunurahan ng tinik. Diba? Napagod siya, pinagbuhat siya ng krus. At ang sabi po doon talaga, siya'y pinahirapan, hanging on the cross, pinako sa dalawang kamay at sa kanyang paa. Ibig sabihin, gusto ipakita ng Diyos sa atin dito, physically, lahat ng nararanasan mo, naranasan niya na uunawaan tayo ng Diyos. Bakit gusto ipakita rito, naging tao ako, minitray ako, tinatwa ako, tinuya ako. Mga kapatid ko, hindi naniwala sa akin. Diba? Iniwanan ako ng mga taong inaasahan kong tutulong sa akin. Lahat ng ginawan ko ng mabuti. Diba? Nauhaw ako, nasaktan ako, nasugatan ako. Naganap ako ng pagkalinga ng mga alagad ko. Noong time na ako'y umiiyak sa Gethsemane, na tumulo na parang dugo ang aking pawis. Nasa ng mga alagad ko? Natutulog. Naranasan ko yan. Kaya kung ano nararanasan mo, ginagawa ng kapwa mo sa'yo, naiintindihan kita. Naging tao ako. Nararanasan ko ang nararanasan mo. Nararamdaman ko ang nararamdaman mo. So bakit siya nauhaw? Para patunayan sa'yo at sa akin. Totoong naging tao si Jesus, kahit siya Diyos. Para malaman niyo mo, malaman natin na uunawaan niya ang nararamdaman natin. Alam niya ang pinagdadaanan mo at pinagdadaanan ko. Alam ng Diyos, tao siya. Kasi 'di ba? Sabi nga ng isang tanong, paano malalaman ng langgam na mahal mo siya? Kahit ibigay mo lahat ng asukal, hindi niya maiintindihan. Anong gawin mo? Magsalanggam ka para maunawaan mo ang langgam. Di ba may kwento ko, kinuwento ko sa inyo dyan? Ang kwento ko dyan ay tungkol sa isang lalaki na nagsisimba. Yung nagsisimba yung lalaki kasama ng mga anak niya. Pero half-half siya, 50-50 yung paniniwala niya. Pero sumasama siya sa asawa at mga anak niya. Kasi ang tanong sa isip niya, kung Diyos siya, bakit kailangan magkatawang tao para iligtas ang tao? Di ba ang Diyos makapangyarihan? Di ba Diyos siya nagagawa niya lahat ng bagay? Di ba ang Diyos walang pwedeng pumigil sa kanya? Siya ang Diyos ng lahat ng tao. Lahat luluhod sa kanya. Kung totoong Diyos siya, bakit kailangan magkatawang tao para iligtas niya ang tao? Question sa isip niya yun. Kaya 50-50 siya bagamat sumasama sa simbahan ng ama ng tahanang ito. Eh one time dun sa kanilang lugar, pagpunta nila sa simbahan, eh ang tindi ng ulan ng mga yelo. So nagpunta silang mag-iina, mag-ama, kasama siya, pero sabi nung pastor na pinuntahan nila, hindi po muna tuloy ang gawain ngayon. Uwi muna po kayo kasi sa tindi po ng ulan ng yelo. Baka po tayo ay may mangyaring hindi maganda. Kaya i-announce na lang kung kailan po tuloy ang ating gawain, ang ating service. Umuwi po ang pamilyang ito, nagmamadali dahil sa tindi ng ulan ng yelo. Ang ginawa nila, pumasok sa loob ng bahay para safe sila. Ay, ang ginawa niya, sinara niya lahat ng pinto at bintana habang umuulan ng yelo sa labas. Nung tinasara niya yung bintana, nakita niya yung kanyang may nakita siyang mga itik o mga pato sa labas, nagtatakbuhan. Hindi alam kung saan pupunta sa tindi ng ulan ng yelo. Kaya naawa siya dun sa pato tsaka sa itik. Kaya ang ginawa niya, lumabas siya. Parang ginawa niya, binuksan niya yung bodega nila. Eh kasi meron din silang pato at itik sa bahay. Binuksan niya yung bodega niya kung saan naka-stay yung kanyang ilang pirasong pato at itik. Pero tinatawag niya yung mga pato at itik para pumasok sa bodega niya, nagtakbuhan. Sabi niya, "Hoy, pasok kayo dito." Kanya, pasok, para praise. Pasok kayo dito para huwag kayong mamatay sa lamig. Pasok dito sa bodega. Hindi siya maintindihan. Imbis na pumasok yung itik, nagtakbuhan palayo. Sabi niya, pambihira, tinutulungan na nga kayo eh. Sabi niya, lumalayo pa kayo. Maya-maya nagulat siya. Bakit yung ilang pirasong itik niya at pato, ilang pirasong pato niya, lumabas. At yung lumabas yung ilang pirasong pato niya, nakita ng mga patong nagtakbuhan. So ang ginawa nito mga pato nagtakbuhan, lumapit yun sa pato niya. At yung pato niya pasok doon sa bodega. Tinaboy niya papasok sa bodega. Siyempre alam ng pato niya yung bahay nila. So yung pato pumasok doon sa bodega niya. Yung pato niya, yung mga pato ng mga hindi alam niya kung kanino yun, sumunod doon sa pato niya. Kaya yung lahat ng pato na kanyang gustong papasukin sa bodega, nung una natakot sa kanya nung pinapapasok niya. Pero dahil yung pato niya na unang pumasok sa bodega, nagsunuran yung mga pato at lahat pumasok sa bodega. At sinara niya po yung bodega. Kaya yung pato na gusto niyang iligtas sa lamig ng panahon, pumasok sa bodega. Bakit? Kasi yung mga pato, sinundan yung pato niya na pumasok sa bodega. Binigyan siya ng mensahe ng Diyos.
Ngayon niya naintindihan, kaya pala ang Diyos nagkatawang tao, naging tao para maunawaan niya ang tao, ang pato hindi siya maunawaan kahit anong gawin niyang ano, pagtataboy, nagtatakbuhan. Tao siya, pato yun eh. Pero yung ang pato ay sumunod sa kapwa pato. Doon niya naintindihan. Kaya pala ang Diyos kahit makapangyarihan, kaya pala ang Diyos kahit pinakadakila sa lahat, kailangan magkatawang tao para maunawaan niya tayo. Dahil tao ang ililigtas niya, tayo. Kaya kapatid, sa gabing ito, nauhaw si Kristo para patunayan sa atin, tao ako 100% para maunawaan ko ang pinagdadaanan niyo. Sabi ng Biblia, siya'y tao na tinukso pero hindi nagkasala. Kaya nauunawaan niya ang mga taong dumadaan sa tukso. Nauunawaan niya, di ba? Iba, problema niya sa ano, sa mga 12 disciples niya, iba-iba ang karakter. Di ba? Problema niya sa mga tao na nakapaligid sa kanya, anuin po natin yan, itutuloy po natin. I thirst. Saan siya unang nauuhaw? Physically, totoong nauuhaw si Jesus. Para patunayan sa atin talaga na siya ay nakibahagi. It shows that our Lord Jesus shared our human nature and its infirmities. Yung kahinaang kakulangan, nauuhaw siya. Diba, nauhaw siya, ibig niya sabihin, pakita sa atin na naramdaman niya ang kakulangan ng tao. Exhausted siya, napagod siya. Naramdaman niya na yung time na sumigaw siyang, Diyos ko, bakit mo ko pinabayaan? Naramdaman niya yung pagpapabaya ng Diyos Ama sa kanya dahil nga siya'y makasalanan. Kaya kapatid, ang damdamin mo, nauunawaan ni Kristo. Nauunawaan ng Diyos pag nasasaktan ka. Nauunawaan ng Diyos pag nagtatampo ka. Nauunawaan ng Diyos pag ikaw ay meron ka sa puso mo naggalit, nauunawaan ka ng Diyos pero ayaw ng Diyos manatili ka dyan. Bakit? Kaya nga nandito siya para ipakita sa atin, I thirst, nauuhaw ako para ipakita ko sa inyo 100% taging tao ako, kaya nauunawaan ko ang tao, kaya huwag kang mag-aatubiling lumapit sa trono ng Diyos. Nagkatawang tao si Kristo, kaya nauunawaan niya ang kahinaan ng mga tao. Amen? Pero gusto niya ipakita sa atin 100% naging tao siya. Nauhaw. At tuloy natin. Sabi doon, his thirst reminds us of his true humanity. Diba yung pagkauhaw niya sa krus ng Kalbaryo, nagpapaalala sa atin na siya'y totoong naging tao. Diyos na nagkatawang tao. Jesus was not hiding behind his divinity, pretending to suffer on the cross. At ito pa yung reality, hindi siya nagtatago, nagpe-pretend lang na nagsasuffer siya. Hindi siya nagpe-pretend kasi nga, hindi siya nagtatago sa kanyang divinity, yung pagiging Diyos niya. Hindi po, hindi siya nagkukunwari na siya ay nauhaw. Hindi siya nagkukunwari na nagtanong siya, Diyos ko, bakit mo ko pinabayaan? Hindi siya nagkukunwari na nang makita niya ang kanyang ina na si Mary, nahabag siya. Kaya inabili niya si Mary sa kanyang minamahal na alagad para mayroong assurance na yung inang minahal niya, yung inang sinapupunang ginamit ng Diyos para mailuwal siya sa mundong ito, yung pagkalingan niya, yung pag-concern niya kay Mary, totoo yun. Hindi siya nagpe-pretend. At yung sinabi niyang, Ama, patawarin mo sila, hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Hindi siya nagtatago sa kanyang pagiging Diyos. Hindi siya nagpe-pretend na siya'y nagsasuffer. Lahat totoong naranasan niya at naramdaman niya. Una, yung habag sa tao, Ama, patawarin mo sila, hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Totoong kahabagan yun. Kasi tao siya, alam niya ang tao, hindi alam ang ginagawa. Kasi nakasalamuhan niya ang tao eh. Maraming tao siya, maalagad nga lang niya eh. Ang liit ng yung pananalig. Kasama na nga siya ng alagad, nasa bangka. Diyos na makapangyarihan. Pero nung bumagyo, diba, ginising siya. Ano sabi niya? Ang liit ng yung pananalig. Alam niya kung hanggang saan ang limitasyon ng tao. Pangalawa, diba, nakita niya si Mary, ang kanyang ina, yung concern. Yung concern niya, pinakita niya na totoong siya'y concern sa ina na ginamit ng Diyos, sa sinapupunang ginamit ng Diyos. Pangatlo, ano ba sabi doon? Yung kahapon pinag-aralan natin, totoong naramdaman niya na ang Ama pinabayaan siya. Bakit? Kasi siya ay makasalanan nung oras na siya'y nakapako sa krus ng Kalbaryo. Ito pa, pinatunayan niya, hindi siya natatago sa kanyang divinity. Jesus was not hiding behind his divinity, pretending to suffer on the cross. Hindi siya nagpe-pretend. Totoong nauhaw siya.
totoong nasaktan siya na siya'y pinabayaan ng Diyos Ama. Totoo na ang pagkalinga niya kay Mary ay iiwan kay John the Beloved. Totoo na hiningi niya ng tawad ang mga tao dahil naghabag siya. Bakit? Para pakita ng Yesus sa atin, totoong nagkatawang tao siya at nauunawa ang kanya. Alam niya ang pinagdadaanan mo. Naiintindihan niya ang damdamin natin, ang kahinaan natin, ang limitasyon natin, ang hangganan natin, alam ng Diyos kasi naranasan niya. Amen? I will, habi niya. So, meron po, ito po yung pangalawa na humingi si Jesus ng maiinom. Ayon, di ba? Nauuhaw ako. Unang-unang senaryo nung humingi siya ng inumin sa Samaritana. Di ba? Sa John chapter 4, di ba? Sabi niya doon, "Give me a drink," sabi niya sa Samaritana. Pero sabi ng Samaritana, "Hudyo ka, Samaritana ko, bakit ka nakikipag-usap sa akin? Hindi dapat nakikipag-usap ang Hudyo sa mga Samaritana." Sabi niya sa mga Samaritano, sabi nung ano, nung babae. Pero sabi niya, sumagot si Jesus, "Kung alam lamang ninyo kung ano ang pinagkakaloob ng Diyos at kung sino itong humihingi sa inyo ng inumin, marahil kayo ang hihingi sa kanya at kayo na may bibigyan niya ng tubig na nagbibigay ng buhay." 'Di ba? Nauuhaw siya, pero sinabi niya doon sa Samaritana, kung kilala mo lang ang humihingi ng tubig sa'yo, ikaw ang hihingi sa akin at bibigyan naman kita. At yung tubig na ibibigay ko sa'yo, tubig na nagbibigay ng buhay. Kung si Jesus ang tubig na nagbibigay ng buhay, bakit siya nauuhaw sa cross of Calvary? Physical po yun. Ang sinasabing tubig na nagbibigay ng buhay, yun po yung buhay na walang hanggan na kaya niyang ibigay kapag nanalig ka sa kanya nung siya'y mamatay sa krus ng Kalbaryo. So physical, na totoong nauhaw si Jesus. Pangalawa, verse 29, anong ginawa nila? Sabi doon, may isang mangkok doon na puno ng maasim na alak. Itinubog nila rito isang espongha, kinabit sa sanga ng isopo at idiniit sa kanyang bibig. So, nung sinabi ni Jesus, nauuhaw ako, alam mo po, ginawa ng mga tao sa paligid niya. Ang sabi mas malinaw sa ano eh, sa Mark 15:36, may tumakbo. Nung marinig na sinasabi ni Jesus, nauuhaw ako, I thirst. Ano, may tumakbo. Mark 15:36, at kumuha ng espongha, ito'y binasa ng maasim na alak at pagkatapos ay inilagay sa dulo ng isang tambo. At pinasipsip kay Jesus. Sabi niya, tingnan natin kung darating si Elias upang ibaba siya. So, ang naging response, imbis na ibigyan siya ng tubig, ang binigay sa kanya, ang sabi doon, wine vinegar. Kumbaga, parang ito, di ba, yung ano yung iniinom na alak sa probinsya? Tuba, di ba? Sa probinsya, ang alak ay tuba, di ba? So, ito yung pinakasabi doon, wine vinegar. Equivalent to cheap wine, kung mga pinakamura o mumurahing alak. Kaya sabi doon yung suka, wine vinegar, the drink of ordinary people. Ito'y inumin ng isang ordinaryong tao. Yun nga yung karaniwa sa probinsya. Dito lang naman sa Manila, merong mga stateside o mga alak na medyo mamahalin at ano, talagang may pangalan. Pero karaniwa sa probinsya, ang iniinom na alak doon, tuba. Lalo na pag mga liblib na pook, tuba po ang iniinom yan. So parang ito, tuba o wine vinegar, equivalent to cheap wine, the drinks of ordinary people. Ang ginawa ko mo ng espongha, tinawsaw dun sa ano, sa 'di ba? Sa wine vinegar na maasim. Tapos inilagay sa bibig ni Jesus para sipsipin ni Jesus kasi nauuhaw nga raw siya. Ano gusto ipakita dito to? Jesus experienced an extreme humiliation. Nakaranas si Jesus ng matinding pagkapahiya. Bakit? Nauuhaw, dapat tubig ang binigay sa kanya, pinakamaasim na alak. Nilagay sa espongha. So gusto ipakita dito sa atin, saan siya pangalawang nauuhaw? Una, physical. Pangalawa, spiritual. Yung response ng tao kay Jesus. Yung respeto, paggalang ng tao kay Jesus. Spiritually, nauuwaw si Jesus sa response ng mga tao sa paligid niya. Bakit? Ganun ang response. Diba kung talagang gusto nila si Jesus painumin, bakit ganun ang ginawa nila? Diba? Wine vinegar, pinakamaasim na alak, ilagay sa espongha at ano sa bibig niya. Ano sabi doon? Kasi sabi sa, tingnan natin, bakit po siya nauuwaw sa response ng tao?
Una, Jesus heals many. Napakaraming pinagaling ni Jesus. Alam natin marami siyang ginawang himala bago siya napako sa krus ng Kalbaryo. Sabi sa Mark 1:32-34, pagkalubog ng araw, dinala kay Jesus ang lahat ng may sakit at ang mga inaalihan ng demonyo at nagkatipon ang buong bayan na may, sa may pintuan ng bahay. Diba? Nasa pintuan siya ng bahay, nasa bahay siya ni Simeon. Pumunta doon lahat ng may sakit. Pagkalubog ng araw, dinala kay Jesus ang lahat ng may sakit at ang mga inaalihan ng demonyo at nagkatipon ang buong bayan sa pintuan ng bahay. Ha? Buong bayan. Kumbaga parang talundos o parang kumbaga parang kung ito ay ano, isang compound or isang antaw ito, barangay, buong bayan nagtipon dun sa pintuan ng bahay kung nasaan si Jesus. Bakit? Kasi naghahanap ng kagalingan. Pinagaling ni Jesus lahat ng may sakit. Pinagaling niya ang mga lahat ng inaalihan ng demonyo. At verse 34, pinagaling niya ang maraming may sakit, anuman ang kanilang karamdaman, at nagpalaya siya ng mga demonyo. Hindi niya hinayaang magpakita, magsalita ang mga ito, sapagkat alam nila kung sino siya. So, nagpagaling ng lahat ng may sakit, yung buong bayan na pumunta dun sa bahay ni Simeon na kung nasaan si Jesus. Pinagaling niya lahat. Lahat ng inaalihan ng demonyo, pinagaling niya. At hindi niya hinayaang magsalita ang demonyo dahil kilala siya ng demonyo. Yun po yung unang scenario. Marami pa po. Jesus feeds them. Pinakain ni Jesus ang 5,000. Ilang beses siyang nagpakain ng mga taong walang makain ng oras na yon. Ilang beses, pinakain niya ang 5,000, lalaki pa lang yun. Yan ay mababasa natin sa Matthew 14:13-21. Gumawa siya ng himala sa pamamagitan ng 5 tinapay at 2 isda na pakain niya ang 5,000, lalaki pa lang. At sabi doon, sumobra pa daw yung kanyang, yung hinanda nilang pagkain. Gumawa siya ng himala para mapakain ng tao. Nagpagaling ng buong bayan, nagpalayas ng demonyo. Yan yung tunay na response na unang ginawa ni Jesus. At hindi lang niya sa lugar na yan, marami pa siyang pinagaling, marami pang inalihan ng demonyo, bumuhay pa siya ng patay, nagpakita ng bulag na kakita, yung pipi nakapagsalita, mga ketong gumaling, lahat ng tao, di ba? Naranasan yun, yung favor blessing ni Jesus at himala. Pero tingnan nyo, anong nagring response nila sa Luke 23:18-25. Basahin natin Luke 23:18. Sabi ni Herodes, kaya't ipapahagupit ko lamang siya, tsaka palalayain. Gusto siyang palayain ni Herodes. Kaya sabi niya, sige, papahagupit ko na lang tong Jesus na to. At pagkatapos palalayain. Tuwing Paskwa, kinakailangan magpalaya si Pilato ng isang bilanggo para sa kanila. Subalit, sabay-sabay na sumigaw ang madla, patayin ang taong iyan. Pakawalan si Barabas. Si Barabas, sabi niya, na bilanggo si Barabas dahil sa paghihimagsik sa nangyari sa lungsod at dahil sa pagpatay. Minsan pang nagsalita sa kanila si Pilato sa pagnanais na mapalaya si Jesus. Si Pilato gustong palayain si Jesus. Kaya nagsalita ulit siya. Sabi niya, at na mapalaya si Jesus. Ngunit, sumigaw ang mga tao, ipako sa krus, ipako siya sa krus. Ikatlong ulit na sinabi sa kanila ni Pilato, bakit ano ginawa niyang masama? Wala kong makitang dahilan upang siya ipapatay. Ipahahagupit ko na lamang siya at saka palalayain. Tatlong beses sinabi ni Pilato, ano bang kasalanan ng taong ito? Sige, kung gusto niyo, ipapahagupit ko na lang, pero after nun, palalayain ko. Pero unang sinabi niya, ang sagot ng mga tao, ipako siya sa cross. Hayaan siyang mamatay. Si Barabas ay palayain. Yung kriminal ang palayain. Pinili nila yung kriminal. Ilalawang pangalawang ulit, sinabi ni Pilato, pahahagupit ko na lang siya at palalayain. Sumigaw na naman ang tao. Ipako siya sa cross. Ipako siya sa cross. Pangatlong beses, sabi ni Pilato, dahil gusto niya nga ni Pilato palayain si Jesus. Dahil wala siya nakikitang kasalanan eh. Pero nung sabi ng mga tao, pangatlong beses ang sabi niya, ipapahagupit ko na lamang siya at saka papatayin, palalayain, pangatlong beses. Datapwat, lalo nilang ipinagsigawan na dapat ipako si Jesus sa krus at sa wakas ay nanaig ang kanilang sigaw. Kaya't ipinasya ni Pilato na pagbigyan ang kanilang kahilingan. Pinalaya niya ang taong nabilanggo dahil sa paghihimagsik at pagpatay ayon sa hinihingi nila at ibinigay sa kanila si Jesus upang gawin ang kanilang kagustuhan. Tatlong beses!
Si Pilato, nakiusap, gumawa ng paraan. Kasi wala siyang makitang kasalanan kay Jesus. Pero nung sigaw ng tao, hindi, ipako siya sa krus. Mamatay, hayaan siyang mamatay. At si Barabas ang pakawalan. Pangalawa, hindi, ipako sa krus. Ipako sa krus. Pangatlo, ganun pa, mas matinding sigaw, ipako siya sa krus. Kapatid, maraming pinagaling si Jesus. Marami siyang pinakain. Marami siyang binigyan ng pag-asa. Marami siyang binigyan ng bagong buhay. Marami siyang binago. Bulag nakakita. May ketong. Nakalaya sa ketong. Diba? Pinakain niya ang 5,000. Ilang beses siyang nagpakain. Nagpalakad ng pilay. Nagpagaling na may sakit. Mga inaalihan ng demonyo, pinalaya niya. Pero mga taong yun, buong bayan, ngayon wala man lang isang tumayo para siya ipagtanggol. Ano nangyari? Sumisigaw pa sila sa tindi ng sigaw nila, walang nagawa si Pilato. Kapatid, diyan nauuhaw ang si Jesus. Diyan nauuhaw ang Diyos. Ang tao, pag mayroong prayer request, pag may kahilingan, iiyak sa Diyos, lalapit sa Diyos. Pero pag natanggap ang kagalingan, natanggap ang blessing, natanggap yung gusto niya sa Diyos, sa dulo, nakakalimutan ng Diyos. May nakaalala sa kay Jesus? Wala. Lahat sila sumigaw, ipako siya sa krus. Nasaan ang pinagaling niya? Nasaan ang pinakain niya? Nasaan ang bulag na nakakita? Nasaan ang patay na nakalakad? Nasaan ang patay na nabuhay? Ang pilay na nakalakad? May ketong na luminis? Nasaan sila? Wala. After nilang matanggap yung gusto nila kay Jesus, sabay-sabay silang sumisigaw, ipako siya sa krus. Kapatid, diyan nauuhaw ang Diyos. Dalang reality, ang tao kaya lang malapit sa Diyos pag may problema. Ang tao kaya lang hinahanap ang Diyos pag may pangangailangan. Ang tao kaya lang tumatawag sa Diyos pag meron ng pinagdadaanan. Kaya inalaw ng Diyos ang pandemic para lahat ng tao humanap sa Kanya. Dahil nung hindi, walang pandemic, may panahon ng tao sa Diyos? Wala. I thirst, hindi lang physical, maski spiritual, maski attention, pagmamahal, kulang, naghahanap ang Diyos sa tao. Diba? Ano sabi ng Biblia? Ano, tingnan natin ang mundo. Reality na lang pag-usapan. Nung walang pandemic, 'di ba? Paglinggo, tingnan mo ang SM, punong-puno. I'm not against SM, ha. Don't get me wrong. Punong-puno ang lahat ng kainan. Halos kahit mamahalin, kahit eat all you can na kainan. Pumunta ka paglinggo, nakapila ang tao, punong-puno. Ang simbahan na pupuno. Ang amusement park, ang sinihan, ang lahat, ang pasyalan. Lahat may panahon sa kalayawan, may panahon sa mundo. Nung dumating ang pandemic, tinigil ng Diyos ang lahat para ang tao hanapin ng Diyos. Naging tao. Ngayon ang tao. Naghahanap sa Diyos. Bakit? Takot sa pandemic eh. Takot sa virus. Yan ang reality, kapatid. Nauuhaw ang Diyos sa totoong sumasamba sa Kanya. Nauuhaw ang Diyos sa totoong naglilingkod sa Kanya, sa totoong naghahanap sa Kanya. Bakit ang tao hahanapin lang ang Diyos pag may problema, pag may sakit at karamdaman, pag may pangangailangan, pag nasa matinding problema, matinding kalagayan, pag hiwalay sa asawa, kapag may problema sa pamilya, pag nasasaktan, pag nabigo, pag kapag ginawa ng hindi maganda, naloko, ganyan ang reality, yan ang nature ng tao. Hindi hahanapin ang Diyos pag normal ang buhay. Hahanapin ang Diyos pag may pangangailangan. Pero pag ang Diyos tinugon sila, pinagaling, binigyan ng katugunan, nasaan na ang tao? I thirst, nauuhaw ang Diyos sa totoong naglilingkod sa Kanya. Nauuhaw ang Diyos sa totoong naghahanap sa Kanya. Nauuhaw ang Diyos sa totoong sumasamba sa Kanya. Bakit ka nasa harapan ng Diyos? Bakit ka nagsumasamba sa Diyos? Bakit ka tumatawag sa Kanya? Ano dahilan? Kapatid, gusto ng Diyos totoo. Siya ang hinahanap mo, ang tunay na pagpapala, ang Diyos. Yung blessing, answered prayer, healing, lahat ng yan, secondary na lang. Pero ang tunay na pagpapala, ang Diyos.
Kaya kahit may meron kang sakit at karamdaman, blessing sa'yo, mananatili ka sa Diyos. Dahil siya ang tunay na, na pagpapala. Kahit may pangangailangan, mananatili ka sa Diyos. Bakit? Ang Diyos ang tunay na, na pagpapala. Kahit may problema, kahit may pagsubok, kahit nasasaktan ka, kahit mayroon kang pinagdadaan ang hindi mo maintindihan, mananatili ka sa Diyos. Pag alam mo sa puso mo, ang Diyos ang tunay na pagpapala. Hindi ka lang after sa mga bagay na makukuha mo sa Diyos. Kaya sabi ng Diyos, I thirst. Bakit? Lahat ng pinagaling niya, sumisigaw, ipako siya sa krus. Marami siyang pinagaling. Marami siyang binuhay na patay. Marami siyang tinulungan, pinakain. Nasaan sila? Merong isang tumayo para ipagtanggol si Jesus? Wala. Kaya kapatid, sa gabi ito, yan po ang pangalawang mensahe ng nauuhaw ako. Nauuhaw ang Diyos sa totoong sasamba sa Kanya. Sa totoong paglilingkod. Kaya nga sabi ng Biblia, sa puso siya nakatingin. Kumusta kapatid? Bakit ka lumalapit sa Diyos? Anong dahilan? Mananatili ka sa Diyos kahit anong mangyari. Kahit hindi mo maintindihan. Diba si Job? Anong sabi ni Job? Pagpapala lang ba ang tatanggapin natin kay Lord? At pag problema na at pagsubok, ayaw natin? Kapatid, ang tunay na naglilingkod kay Lord, ang tunay na sumasamba sa Diyos, ang tunay na anak ng Diyos, may problema at wala kay Lord, may pagsubok at wala kay Lord, may pangangailangan o wala kay Lord, may pagpapala meron o wala kay Lord pa rin yan. Ang tunay na sumasamba sa Diyos, kahit anong sitwasyon sa mundong ito, hindi mawawala kay Lord. Alisin ni Lord ang pandemic, mananatili ang kay Lord, magiging tapat yan, maglilingkod yan kahit anong mangyari. Ang tunay na sumasamba sa Diyos, hindi after sa blessing, hindi after sa answered prayer, hindi after sa anumang bagay. Kaya ka nananalangin, may relasyon ka sa Diyos, yun ang tunay na dahilan. Kaya ka tumatawag sa Diyos, may tatay ka sa langit, kailangan ng komunikasyon. Bakit ka nakikinig ng salita ng Diyos? Hindi dahil sa matatanggap mo, dahil ang Diyos ang pinapahalagahan mo pag nakikinig ka ng salita niya, dahil mahalaga sa iyo ang Diyos. Kapatid, na uuhaw ang Diyos sa totoong sumasamba sa Kanya. Nauuhaw ang Diyos sa totoong lumalapit sa Kanya. Hindi lang, ikaw, ano damdamin mo? Magulang, maalala ka lang ng anak mo pag may pangangailangan. Di ba, iyak ka? Bakit? Naalala ka lang ng anak mo pag may kailangan? Gusto ng Diyos, kahit wala. Amen. So, yan po ang mensahe sa atin ng Diyos sa gabing ito. Di ba? I thirst. Para ipakitang tao siya, nauunawaan niya tayo. Pangalawa, I thirst. Hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, papasok sa kaharian ng langit. Yun lamang sumusunod sa kalooban ng aking amang nasa langit. Ang totoong naglilingkod kay Lord, yung gusto ng Diyos, hindi yung gusto mo. Yung kalugod-lugod sa Diyos, hindi yung gusto mo. Maglilingkod ka lang dahil nasa comfort zone ka. Maglilingkod ka lang kasi may pagpapala. Maglilingkod ka lang kasi madali. Mahirap sumunod pag against sa'yo gusto ng Diyos. Mahirap sumunod kapag ang gusto ng Diyos ayaw mo. Mahirap sumunod pag ang gusto ng Diyos sakripisyo sa iyo. Mahirap sumunod pag ang gusto ng Diyos ano? Alam mo ikaw ay may pagdadaanan. Meron kang may mga bagay kang mararanasan. Mahirap sumunod, pero 'yan ang totoong sumusunod. Katulad ni Abraham, ibinigay niya si Isaac, kaya sabi ng Diyos na ipakita mo sa akin tunay ang iyong pagsunod. Kahit ang kaisa-isang anak mo, hindi mo ipinagkait sa akin. Diba, ano ang mahalaga sa iyo na hindi mo kayang ibigay na hinihingi ng Diyos? Kapatid, nauuhaw ang Diyos sa totoong sumusunod. Madaling sumunod pag approve sa iyo. Madaling sumunod pag comfort zone. Madaling sumunod pag ano, malilift up ka, makikita ka. Ikaw ang mahayag, madaling sumunod. Pero pag ang utos ng Diyos sa iyo, masasaktan ka. Magsasakripisyo ka. Ibababa mo sarili mo. Magpapasubmit ka. Pag ang pagsunod, pati bulsa mo, kasama, ikaw na mangangaral, ikaw na hahayo, ikaw na magtuturo, ikaw pa gagaso sa pamasahe, ikaw pa maglalabgip, ikaw pa magbibigay, ikaw na nga lahat, ikaw pa, mahirap sumunod. Amen? Kaya sabi ni Jesus, I thirst. Nauuhaw siya sa mga taong totoong siya ang hinahanap, hindi pagpapala. Nauuhaw siya sa mga tao ang totoong hinahanap siya, hindi ang kagalingan. Susunod lang yan na nauuhaw ang Diyos sa puso na siya ang hinahanap, hindi dahil lang may kailangan, hindi dahil lang meron siyang hinihingi sa Diyos. Bigay, parang si Sadrak Mesak at Abednego, di ba? Sabi ni Haring Nabucodonosor, di ba? Sumamba kayo sa Diyos, Diyos ang ginawa ko. Ano sabi ni Sadrak at Mesak at Abednego? Pagtunog ng tambuli, lahat lumuhod
Silang tatlo nakatayo. Pinatawag sila ng hari. Bakit hindi kayo sumunod sa akin? Adya, painitin ang 7 beses ang hurno. Ano sabi ni Sadrak Mesa at Abednego? Galing, sabi ni Sadrak Mesa at Abednego, hindi, mahal na hari, ililigtas kami ng Diyos namin sa apoy. Pero kung hindi man niya kami iligtas, hindi pa rin kami sasamba sa Diyos. Diyos ang ginawa mo. Diba? Sarap ng puso. Yan ang hinahanap ng Diyos. Lord, kahit may pangangailangan, maglilingkod ako sa'yo. Kahit may pangangailangan, patuloy ako magtitiwala sa'yo. Kahit hindi ko maintindihan ba't pinapahintulot mo ang nararanasan ko. Kahit pangit ang mga sitwasyon, kahit may sakit at karamdaman, kahit may pangangailangan, kahit may problema, Lord, mamahalin ko ang salita mo. Susunod ako sa'yo. Lahat ng gusto mo, gagawin ko, Panginoon. Yan ang gusto ng Diyos na puso. Walang hinihingi. Dahil sa kanya, si Lord blessing na at yung iba to follow. Si Lord muna. Diba? Busy sa king, hindi sa kingdom. Diba? Mahal ang king, hindi ang kingdom. Naglilingkod sa king, hindi sa kingdom. Lahat ginagawa para sa Diyos, hindi para sa tao. Amen. Galit ka, pastora? Hindi po. Bakit? Kasi yun ang puso ng Diyos. Amen? So sa gabing ito, salamat kay Lord. Kasi alam ko, mga viewers ng Bed of Promises, kahit pagod, kahit puyat, alam niyo po, pag nakikita ko kayo nandiyadyaan, tuwan-tuwa po ang puso ko. Kung ako tuwan-tuwa, bakit yung pagod natin, di ba? Sulit? Lalo na si Lord. Yan ang lagi ko inuulit sa inyo, bakit ka nanonood? Hindi para kay Pastora Janet. Alisin mo yan. Huwag kang manood kung ako dahilan. Bakit ka nanonood? Para ipanalangin ka ng Las Piñas District? Hindi rin! Kaya ka nanonood, mahal mo ang Diyos. Mahalaga sa'yo salita ng Diyos. Ang Diyos ang dahilan ba't ka nabubuhay. Ang Diyos ang gusto mong bigyan ng kaluguran. Kaya ka mananatiling manood dyan. Dahil sa Diyos. Mananatili ako magsasalita dito kahit anong mangyari. Patuloy kami magpapagamit kay Lord kahit anong pagod, kahit anong sitwasyon. Bakit? Dahil sa Diyos. Amen. Lahat ng bagay gawin natin para sa Diyos. At ang Diyos ang bahala sa atin. Yung blessing, to follow. Yung kagalingan, to follow. Pag nalugod mo ang Diyos, hindi ka magsasalita sa Diyos. Tandaan mo yan. Pero gusto ng Diyos ang butibo ng puso natin. Siya lang, walang iba. Amen. Tayong lahat yung muko, tayo po'y manalangin. Tayo po ay magpasalamat sa Panginoon sa katapatan niya. Inon, maraming salamat. Nauuhaw ka, Panginoon. Pero dalangin namin sa gabing ito, kung hindi mo makita sa iba, nawa makita mo sa puso namin. Lord, salamat na uuhaw ka physically para ipakita mo sa amin na ikaw ay nagkatawang tao. Kaya naiintindihan mo kami. Naiintindihan mo pag nasasaktan kami. Naiintindihan mo at nararamdaman mo yung sakit na aming nararamdaman. Pag kami pa yung parigan ay nasasaktan, nabibetray, Panginoon, nagtatampo, Panginoon. Lord, kapag kami mayroon pusong sugatan, Ama, pag kami pa yung nababaliwala, Panginoon, kapag kami nakakaranas pa yung parigan ng sakit ng kalooban sa aming mga asawa, sa aming mga anak, sa aming mga tao sa paligid namin, pag nasasaktan kami sa aming mga boss, sa aming mga pastor, sa aming mga kapwa manggagawa, sa aming mga subordinate, Father God, sa aming mga follower, Lord God, nauunawaan mo kami, Panginoon, ano man ang aming pinagdadaanan, kasi naging tao ka, kaya Lord, huwag kami mag-atubiling lumapit sa'yo, sapagat may Diyos, may saserdote kami, Lord God, na nagkatawang tao, kaya nauunawaan mo ang aming kahinaan, Father God. Maraming salamat, Panginoon, at Lord, nauuhaw ka sa mga totoong taong sumasamba sa'yo. Hinahanap ka bago ang pagpapala. Ikaw ang tunay na dahilan, hindi, Panginoon, ang mga pagpapala, kagalingan o namang bagay. Kailangan namin yan, Panginoon. Pero higit sa lahat, gusto mo, ikaw ang dahilan, Panginoon, kung bakit kami nagmamahal sa salita mo. Ikaw ang dahilan bakit kami nananalangin. Ikaw ang dahilan bakit kami, Panginoon, sumasamba, nagpupuri, naglilingkod, Panginoon. Ikaw ang dahilan bakit kami nag-i-stay, hindi dahil comfort zone. Kahit hindi comfort zone, maglilingkod kami sa iyo. Kahit, Panginoon, may sakripisyo, kahit nasasaktan, kahit nahihirapan, kahit napapagod, kahit napupuyat, kahit ano pa maranasan namin, Lord God, maglilingkod kami sa iyo. Kasi mahal ka namin, minahal mo kami, niligtas mo kami, binigay mo ang buhay mo sa amin, Lord God. Kaya deserve mong paglingkuran, deserve mo, Panginoon, na ikaw ay gawan namin ang mga bagay na kinalulugdan mo, Panginoon. Lord, ayusin mo po ang puso namin.
Nawa, ikaw ang maging dahilan ng lahat ng bagay. Sabi mo, Lord, lahat ng bagay na gagawin namin, huwag namin gawin sa tao, kundi para sa'yo. Kaya kami nakikinig, nagmamahal ang salita mo dahil sa'yo, Lord. Mahal ka namin. Gusto ka namin lagi mapakinggan araw-araw. Gusto namin laging marinig kung ano yung gusto mong sabihin sa amin. Hindi namin mahal ang salita mo dahil pinagpapala kami. Mahal pa rin namin ang salita mo kahit tinutuwid kami, kahit inaayos kami, kahit nire-review kami. Makikinig kami ng salita mo. Hindi lang dahil kami pinagpapala. Kahit ano, basta salita mo, tatanggapin namin. Ito man ay masaktan man kami, sapagat inaayos mo ang puso namin, tatanggapin pa rin namin at mamahalin namin ang salita mo, Panginoon. Ganun din naman, dalangin namin na wa, patuloy mo kaming datna na naglilingkod sa iyo ng may katapatan. Lord, patawarin mo kami kung may mga pagkakataong naglilingkod kami, mali ang motibo namin. Patawarin mo kami, Panginoon, kung gumagawa kami lang para ma-please ang tao, hindi para ma-please ka, Panginoon. Ngayon, inaayos mo ang puso namin na ang lahat ng bagay na gagawin namin para sa iyo at hindi para sa tao, Panginoon. Wala man sa comfort zone, umalis man kami sa comfort zone namin, Panginoon, patuloy pa rin kami maglilingkod sa iyo, patuloy pa rin kami sasamba sa iyo. Hindi kami mahadlangan, Panginoon, ng kaaway. Hindi kami mahadlangan ng problema at pagsubok. Hindi kami mahadlangan ng sakit at karamdaman. Hindi kami mahadlangan ang mga bagay na aming pinagdadaanan. Patuloy naming isisigaw, maglilingkod kami sa Diyos, at patuloy naming mamahalin ang mga salita mo, Panginoon. At Lord, dalangin namin, kung dumating man ang time, ang katugunan ng panalangin ay matanggap namin, ang kagalingan, ang answered prayer, Panginoon, ang pagpapala, Lord God, ang promotion, Father God, ang maayos na relasyon, Ama, kami man ay buhusan mo ng sangkatutak na pagpapala, patuloy pa rin kami magtitiwala sa iyo at magpapasalamat, at patuloy pa rin kaming sasandal sa iyo, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa gabing ito, sa mensahe mo na nagpapaalala sa amin, ano man ang mangyari sa mundo, Panginoon, mananatili kami sa presensya mo, Father God. Marami pong salamat. Tinatas po namin sa iyo, mga kapatid namin. May prayer request sa gabing ito, Father God. Yung mga kapatid kong humihingi ng kagalingan, Panginoon. Si Andrew Lynn Tolentino, Lord, na nasa Kuwait, Panginoon. Humihingi ng healing at miracle in Jesus' name. Sa iyo mga latay, nagkaroon siya ng kagalingan. Si Marie Villanueva and family, Panginoon. Nag-positive ang buong pamilya sa COVID, Father God. Humihingi kami, Father God, ng healing and miracle in Jesus' name. Sa iyo mga latay, nagkaroon sila ng kagalingan. Si Susan Romero, Panginoon. Humihingi ng healing at miracle sa sobrang sakit ng ulo niya. In Jesus name, sa yung mga latay nagkaroon siya ng kagalingan. Lord, si Brother Teddy Francia at si Brother Limuel Biato, Lord God, katuloy kong dinideklara ang complete healing, ang complete recovery, Panginoon. In Jesus name, sa yung mga latay nagkaroon sila ng kagalingan. Lord, si Harold Prasedes, Lord God, at patuloy si Sister Grace Barcoma, Panginoon. Si Mami Flor Mejia, Father God, patuloy kami kung dinideklara sa pangalan ni Jesus ang complete healing nila, ang complete recovery, Lord God, at patuloy na protection mo sa kanila. Sampu ng buo nilang pamilya, Pare God. Lord, ganun din po yung Pare God, humingi ng healing Sister Ami Aldea. Sister, patuloy kong dinideklara sa kanya ang complete healing, complete recovery at protection mo sa kanya. Sampu ng kanyang buong pamilya, Lord God. Humingi po ng kagalingan si Sister Nenita Tampadong, Panginoon, na may trangkaso. Si Corazon Regala na may sipon, Panginoon. Si Susana Regala may sakit sa puso, Pare God. Si Sister Nitz Benico, Panginoon, Pare God, na mataas ang sugar. In Jesus name, dinideklara ko sa iyo mga latay, nagkaroon sila ng kagalingan. Lord, salamat po, Pare God, sa healing na hiningi ni Janice Ara Anareta, Panginoon, Father God, at ni Kailin Kronika Alburo, Panginoon. Patuloy namin dinideklara ang complete healing, complete recovery, Panginoon. At kay Kailin Kronika Alburo, dinideklara ko ang healing at miracle, sapagkat may bronco pneumonia, Panginoon, ang apo ni Sister Maribel Dangan Alburo na nasa Las Piñas Doctor's Hospital. Iunat mong yung kamay, Ama, sa mga latay ni Jesus, nagkaroon sila ng kagalingan. Tinatas ko sa mga kapatid kong ito, Lord God, na humihingi ng kagalingan, complete healing, complete recovery, miracle, Father God. Sabi mo, Panginoon, sa iyong mga latay, nagkaroon sila ng kagalingan. Ano mang talian sa lupa'y tatalian mo sa langit. Tinatalian namin. Ano mang cancer cells, bukol, a virus in Jesus' name. Lahat ng sakit at karamdaman, tinatalian namin sa pangalan ni Jesus. At sabi mo, ang kalagan sa lupa'y kakalagan sa langit. Kinakalagan ko ang kagalingan, ang himala, Panginoon. Complete recovery, complete healing in Jesus' name. Marami pong salamat, Panginoon. Tinatas ko rin po yung parang sa inyo, yung prayer request ni
ni Lynette Aliza Flores, Panginoon, para magkaroon ng normal delivery, Panginoon, sa panganganak, Father God, Lord, dinideklara ko sa pangalan ni Jesus, Panginoon, ang normal delivery ni Lynette Aliza Flores, Father God. Yung prayer request ni Chris Ramos, Panginoon, salamat sa favor, Panginoon, salamat sa wisdom, katatagan, Panginoon, at patuloy mong ingatan, pagpalain ng kanyang pamilya, patuloy kang mamagitan sa relasyon nila mag-ina, sa relasyon nila ng pamilya niya, Panginoon. Dalangin ko, Ama, ang pamilya ay patuloy mong samahan, Father God. Nananampalataya kami, may ginagawa ka sa puso ng anak niya, may ginagawa ka, Panginoon, sa pamilya nila, Father God, in Jesus name. Lord, ganun din po ang prayer request ni Ronnie Tampadong, Panginoon, protection, Panginoon, para sa work sa Cagayan, Apari. Lord, si Ronnie ay nagtatrabaho, Panginoon, sa Cagayan, Apari. Hinihiling po ng kanyang pamilya at asawa yung protection na galing sa iyo, Ama. Salamat sa pag-iingat mo sa kanya, Father God. Lord, salamat din sa prayer request ng aming kapatid na si Pailin Borbe, Panginoon, family salvation, Lord God, in Jesus name. Dinideklara namin ang kaligtasan ng kanyang pamilya. Sabi mo, Lord, kung kami mananampalataya sa iyo, kami maliligtas sa puno ng aming buong sambahayan. Lord, yung prayer request ni De La Cruz family, Lord God, Lord, dalangin namin yung protection, Panginoon, ng buong pamilya, Ama. Ganun din po yung mga anak na nagtatrabaho, asawa, mga kamag-anak na nagtatrabaho. Salamat din po sa protection mo sa De La Cruz family, Father God. Ganun din po kay Sister Melody Abrigo, Panginoon. Salamat, Panginoon, Father God, sa negative swab test ng friend niya, Panginoon, Lord, at marami pa yung answered prayer na yung mga kaibigan niya, Lord, nag-negative swab test, Lord God, at meron naman siyang kaibigan mag-swab test, Lord, dinideklara namin ang negative result, Father God. Lord, si Ernie at Ira, Panginoon, natuloy namin dinideklara ang negative swab test at ni Grace, Father God, in Jesus name, Father God. Yung prayer request ni Lydia Simon and friends from Antipolo, Lord God, alamat sa favor mo sa kanya, sa kanyang buong pamilya, at sa pamilya ng kanyang mga kaibigan. Yung protection mo, Ama, at patuloy mong pagkilos sa kanilang buhay, sampu ng kanilang buong sambahayan. Lord, pwede parang yung prayer request ni Armando Kiambaw, Panginoon. Prayer request ni Gina para sa kanyang tatay na si Tatay Armando Kiambaw. Patuloy namin dinideklara ang good health, long life, Father God, at protection mo, Panginoon, Father God, kay Tatay Armand, Father God. Lord, din po, salamat sa answered prayer ni Arnold Grace, Panginoon. Pinagaling mo na po si Arnold at si Grace, Father God, mga kapatid ni Gina. Salamat po sa answered prayer. Salamat sa answered prayer ni Orlane Realo, Panginoon. Negative result na ang sa negative swab test result niya, Father God. Salamat sa answered prayer. Salamat din sa answered prayer ni Rose Tulio, Panginoon. Hindi man po niya nabanggit, pero nagpapasalamat siya. Binigyan mo ng katugunan ng kanyang panalangin. Lord, salamat sa mga birthday celebrant today. Si Joe Hilario, si Sir Jonathan Resterio, Chel Relox, Israel Samuel, Sister Pasita Castro, Ada Marie Moralios. Lord, salamat, Panginoon. Nakikigala kami sa isang taon na naman na dinagdag mo po sa kanilang buhay. Salamat po. Long life, good health, protection and covering mo, Panginoon. Answered prayer, favor upon favor. Marami pang karanasan, Ama. At salamat, Panginoon, sa marami pang birthday na ibibigay mo sa aming mga kapatid. In Jesus' name. Lord, humingi ng prayer request, Panginoon, aming kapatid na si Lino Rebancos, Marie Rebancos, Butch Rebancos, Father God, na nag-positive sa COVID, Lord God. In Jesus' name, Lord God, palakasin mo ang resistensya ng kanilang katawan, in Jesus' name. At Lord, inuutosan ko yung virus na yan to get out from their bodies right now. At Lord, sa yung mga latay, dinideklara ko ang kagalingan na naranasan na ng mga kapatid ko. Sa pangalan ni Jesus, Father God, ikaw nagsabi, Panginoon, na anumang bagay na hingin namin sa pangalan ni Jesus ay gagawin mo upang maparangalan ng Ama sa pamamagitan ng anak. Anumang bagay na hingin namin sa pangalan ni Jesus ay gagawin mo, Panginoon. At Lord, tinatas ko sa lahat ng viewers namin, Lord, at lahat pa ng manonood ng video na ito, Lord God, salamat sa covering ng banal mong tugo sa amin, sa aming asawa, sa aming mga anak na frontliners, mga lumalabas, Panginoon, para maghanap buhay, Father God. Salamat sa pag-iingat mo sa aming mga kamag-anak na nasa abroad, yung mga asawa nila, mga anak, magulang na nasa abroad. Salamat sa protection ng banal mong tugo. Mga anak, asawa, Panginoon, mga kamag-anak sa probinsya, Lord God, salamat sa protection ng banal mong tugo. At Lord, salamat yung mga kamag-anak nila na naiwan sa Pilipinas, Lord God. Salamat sa covering ng banal mong dugo, Father God. Dinideklara namin ang tunay na pag-iingat ay nasa yung mapagpalang kamay, Panginoon. Alisin mo ang takot sa puso namin. Palitan mo ng pagpapala, ng kapayapaang hindi kayang ibigay ng sanlibutan. Yan ang pangako mo sa amin. Bibigyan mo kami ng kapayapaang hindi kayang ibigay ng sanlibutan. At Lord, salamat sa provision mo. Mayroong pangangailangan na wala ng trabaho, Panginoon. Naka-lockdown kami, Lord God. Pero salamat, may Diyos kaming kayang mag-provide ng lahat ng aming pangangailangan. Pagpalain mo po kami, Father God, sa gabing ito. Salamat din, Father God, sa lahat ng iyong kabutihan. Sa iyo ang papuri, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Magandang gabi po. Pagpalain po tayo ng Panginoon. God bless.
pasensya mo. Panginoong Jesus, hangad ko lang lagi, mamalagi sa presensya mo. Sa pagtaas ng mga kamay ko, pagsuko ng buong buhay ko, hangad ko lang laging mamalagi sa presensya mo. Sa presensya mo, Panginoong Jesus, hangad ko lang lagi, mamalagi sa presensya mo. Sa pagtaas ng mga kamay ko, pagsuko ng buong buhay ko, hangad ko lang lagi, mamalagi sa presensya mo. Love.
sangat ko lang lagi mamalagi sa presensya mo. Hangat ko lang lagi mamalagi sa presensya mo.